Sir, kasi yung pending namin na meron na po silang ano eh, parang charges na 650,000. Yung 650,000 po ba yun, sir, na ano, kailangan po talaga namin bayaran yun, sir? May natanggap na po ba kayong written notice, written assessment notice? Written, nasusulat po, written. Meron na, sir. Yun na po yung ano namin eh. Yun na yung computation po dun sa, kasi nasa court na po eh. Ang pinapabayaran po sa atin, ang court po madam, ang case nyo sa court, violation ng registration, bookkeeping, and invoicing requirements. Hindi po case doon yung collection ng assessment sa inyo or ng tax. Ay, yung sinasabi ko po, written assessment notice, mamaya po topic natin yung assessment, magsimula pa yung notice of discrepancy, preliminary assessment notice, tsaka final assessment notice. Minatanggap na po ba kayo nun? Wala pa lang, sir. Ang natanggap pa lang po namin na letter, sir, yung mga violation, mga payment po. Yung mga kailangan namin bayaran na unregistered receipt, yung mga ganun po. Ayun, 600 to kapat po yun ng 650,000, sir, eh, na pinapasettle po sa amin ng BIR before po sila, para iurong daw po nila yung kaso and then mag-proceed daw po sa audit. Kasi ayun madam, ano po kasi yan eh, premature yung case sa inyo kasi ang gagawin dyan dapat, magbibigay muna ng assessment yung BIR for the payment of the compromise penalty. Under po yan ang RMO 7-2015, hindi ko na alam kung alam ng lawyer nyo. RMO 7-2015. Sabi po sa RMO 7-2015, kung merong violation yung taxpayer, example, unregistered, o kaya books of accounts, hindi registered yung books, o kaya naman yung mga resibo, ang sinabi sa RMO 7-2015, bigyan muna yung taxpayer ng opportunity bayaran yung violation in the form of compromise penalty. Ngayon, kung okay, nire-review ng taxpayer o ayaw bayaran ng taxpayer yung compromise penalty na pinopropose, na binigay ng BIR, doon siya kakasuhan. Mm-hmm. Hindi siya akyat muna sa court bago mo singilin ng compromise penalty. Ang tawag doon, premature. Premature, walang jurisdiction dapat yung court yan to hear the case. Pwede nyo pong sabihin yan sa lawyer nyo para yan yung isa sa mga defense na pwede nyo gamitin. Okay? Sir, meron po yun pala. Before po kami magkaroon po ng case, yun na po yung hinihingi nila sa akin nga, yung 650,000. Eh sabi ko, hindi ko po kayo mag-settle ng 650,000 sa inyo. Kasi sobrang laki. Alin po? Hindi po nagsabi. Yung may pinareceive po sa amin na letter na magbabayad nga po kami kagad ng 650,000. Ngayon sabi ko, online seller lang po kami. Tumutubo lang po kami. Pumapatong lang po kami sa mga supplier. Kasi binabagsakan lang po kami ng supplier. Mga golds and diamonds po. Pinapatungan lang po namin yon. Ngayon, sa amin pumapasok yung pera, dinatransfer din po namin kaagad sa supplier. Eh siguro po nakita po sa Facebook namin na nakilala kami, maraming vloggers, maraming ganyan, maraming gold. So inisip po nila siguro malaki yung sales namin. Eh yung 650,000 po na yun, sir, sabi niya bariya lang yun sa iyo. Bayaran mo na kagad para tapos tayo, para ma-audit ka na namin. Which is, sir, napakalaki yung 650. Yun yung inaano po namin na valid ba yun or ganun po ba talaga? Yung naman ang sinabi ko na po sa inyo kanina. Tingnan niyo po dito sa RMO 7-2015. Kasi nandito po yung schedule ng compromise penalty na sinisingil sa inyo para malaman niyo ba kung tama ba yung 650,000 pesos o hindi. Doon sa binigay sa inyong letter, malamang meron doong schedule, merong binigay na computation, i-check niyo po dito. Sa RMO 7-2015 natin. Okay. Tapos meron pang isa, yung RR 7 2012. Sinabi po sa RR 7-2012, pag nahuli yung taxpayer na hindi naka-register, failure to register tawag doon, may babayaran na kayo dito na first offense. Depende sa city ba or municipality. Kung city, nasa 20,000 pesos lang. Lahat na yan. Lahat na. Ibig sabihin, lahat na para sa bookkeeping, lahat na para sa invoicing natin, 20,000 pesos na under RR 7-2012, failure to register, makikita nyo magiging po yan sa RMO 7 natin 2015. Mm, kasi yung failure to register receipts po, yung malaki, 500,000 po
Minimum Ano daw pala? nila. Failure to? Failure to register receipts po. Yun nga po yung sinasabi namin, failure to register yung inyong business, yung penalty po doon, lahat na po yun. Lahat na para na po sa lahat yun. Hindi na po siya isa-isain pa. Ganun po kasi yung reputation nila eh. Isa-isa po eh. Meron 20,000 failure So, to... i-verify nyo pa na, trabaho nyo po i-verify kasi nga, hindi nyo po pwede pagkatiwalaan yung sinasabi o ibinibigay ng examiner o BIR officer sa atin. Tandaan nyo po yan. Hindi niyo po kailangan o pwedeng pagkatiwalaan yung sinasabi nila. Kasi nga sila yung kalaban mo sa audit. Okay. Kakatiwalaan mo ba yung sinasabi ng kalaban mo? Di ba Pa hindi? pero saan po namin ito makukuha yung RMO 7 2015? Message niyo lang kami madam sa email pati sa ating Facebook page. Ibibigay ko namin sa inyo. Okay po. Sige po, sir. Try pa natin hanapin dito, ha? RMO 7, 2015 po yun. At RR7, 20. pakita po namin sa inyo yung RMO 7, 2015. Ito, madam, oh, yung RMO 7, 2015, Revised Schedule of Compromise Penalty. Tapos nakalagay din po dyan sa coverage, sa cover ng RMO 7, 2015. Ito pa yung cover niya. Meron tayong policies ng compromise penalty. You know, in all criminal violation of NIRC, like yung failure to register, hindi ka nang issue na resibo, hindi naka-register yung books of accounts mo, hindi updated. Yan. Compromise penalty being posted shall follow strictly the amounts. Yan. Tapos yung guidelines niya, yan. Sisingilin muna yung taxpayer ng compromise penalty. Sabi sa guidelines ng RMO 7, 2015. Tapos pag ini-refuse o hindi binayaran talaga ng taxpayer, doon ka na may criminal case na pwede isampa sa court. So yung sinampa sa inyo sa court po, premature yon. Ibig sabihin ng premature, pwede po ilaban niya ng lawyer nyo, wala pong jurisdiction yung court to hear the case kasi nga hindi naman kayo siningil ng compromise penalty prior to filing of criminal case in the court. Meron na sir, bali na nauna po muna yung compromise penalty po. Bali kasi yun nga po yung nalalakihan po ako kasi small business enterprise lang po ako. Tapos sinisingil agad nila ako ng 500,000 minimum penalty po yun for the use of unregistered business. Ay, use of unregistered receipts po. Yung binigay po ba sa inyong notice, nasa notice of discrepancy, preliminary assessment notice, tingnan nyo po yung title, tsaka final assessment notice. Kasi kung hindi sige, po, assessment po kasi tawag dito eh. Kung wala po dito, hindi po valid yung assessment na binigay sa inyo. And you can invoke also na no law, no audit. Wala po tayong law, no audit. Okay, sir. Sige po, sir. Sir, pwedeng email ko na lang po sa inyo yung 650 ito, para... Failure to register, search nyo na lang po ito. Pwede nyo po hingin yung copy na ito. Ayan po. Failure to register. Fine of not less than 5,000 but not more than 20,000. And imprisonment daw. Pero yung subject nga yung establishment, 20,000 pesos lang. Ayan o, tinutumada mo. Ayan o. Apo. Penalties provided are inclusive of all other violation. Di ba nasa Makati kayo, sabi nyo? Yes po. E di 20,000 pesos lang yung penalty nyo kasi nga, sabi dito, penalties provided are inclusive of all other violation. So, kung failure to register kayo admitted, 20,000 lang yung penalty nyo, lahat na yon. Sabi ng RMO 7, 2015. Kaya sabi ko sa inyo kanina, hindi nyo pwedeng pagkatiwalaan yung sinasabi ng BIR sa inyo o kaya yung sinusulat nila na wala, minsan walang pirma, drop lang. Kasi nga kalaban nyo sila pagdating sa tax audit. At lagi namin sinasabi na, mas maganda na may alam ang taxpayer kaysa wala. Kasi taxpayer pa rin ang hinahabol ng BIR, hindi bookkeeper, hindi accountant, hindi accounting firm, hindi lawyer, hindi manager, kundi taxpayer mismo. So your yes, lawyer, sir. Madam, your lawyer po, kindly provide this to your lawyer under RMO 7015. Malinaw naman po dyan. Penalties provided are inclusive of all other violation. Therefore, your compromise penalty is 20,000 pesos only.
Okay, sir. Gets niyo po? Yes po, sir. Okay. So, ibig sabihin, worth it na po yung binayad niyo sa amin. Salamat po, sir. Basis po itong sinasabi natin, hindi po based on our opinion. Kasi po, lagi po namin sinasabi, tax are based on our law, not opinion, not our opinion. So, this, our discussion, ito pong binibigay namin sa inyong information, is not our opinion. It is our law. Malinaw naman po dyan. Penalties yes, provided are inclusive. Ibig sabihin, kasama na lahat ng other violation. 20,000 pesos lang. O, stop share na po tayo. Ito pong copy na ito, madam. Yung mga interesado po na nakikinig sa atin, nanonood, message na po sa Facebook page natin or sa email. Sabihin nyo, matin na po ng seminar today. Bibigyan po namin kayo ng kopya. Mag-aral po tayo, ha? Kasi yung kinita nyo, yun, nagpapatong lang si madam sa supplier, kukulangin pa po yan kapag na-audit na tayo or kapag nakita na po ng BIR. Kasi wala tayong alam, kukulangin pa po yan dahil hindi natin alam na mali pala yung leasing sa atin.